Ayan, magandang araw sa ating lahat, sa mga viewers natin dyan, sa mga subscriber, sa mga taong patuloy na sumusuporta sa aking video, sa mga OFW natin dyan, saan man sulok ang mundo, sana po ay okay lang kayo. Ayan, for today's video pala mga idol kabubog, ituturo ko kung paano magpresyo ng sliding window. Kung paano tayo magbigay ng presyo sa ating customer about sliding window. Ayan, yan lang muna mga idol kabubog ang ituturo natin. Saka na natin yung iba, sa sliding muna tayo. Ayan, sana magsama-sama tayo hanggang sa dulo ng video ito. At doon pala sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, pa-subscribe naman dyan. Pa-hit nyo na rin ang notification bell para lagi kayong update sa aking mga bagong upload ng video. Ayan, wag na natin patagalin pa. Simulan na natin mga idol! Sa pagpipresyo pala mga idol, sa pagbibigay ng presyo sa about sliding window, mayroon tayong dalawang paraan. Mayroon dalawang paraan tayo para makapagbigay tayo ng presyo sa ating customer. Ang unang-unang paraan mga idol, alam ko ginagamit to ng lahat, per square foot. Ayan. Ang pangalawa naman, yung itemized material. Ibi-breakdown mo yung lahat na materialis, pipresyoan mo siya. Yun ang pangalawang paraan. Ang pagkakaiba nito mga idol kabubog ay mas mabilis yung square foot, kasi ura mismo makapagbibigay ka sa customer natin ng presyo. Pero yung breakdown material, medyo matagal lang ka pa, kasi bibreakdown mo pa yung mga materialis na gagamitin, lahat ng materialis. At saka kailangan pa naman sa pagbibreakdown ng material ay alam mo ang mga pangalan ng lahat ng materialis. Ayan, yan ang pagkakaiba. Ngayon, sa pagko-compute, dito muna tayo pala mga idol sa square foot. Yun na muna ang ituturo natin para mas mabilis, mas madaling makuha ng ating mga baguhan natin dyan na nagsimula pa lang sa glass aluminum work. Mas mabilis nilang makuha to. Sa square foot muna tayo. Pero pag-compute pala ng square foot mga idol kabubog, mayroon tayong standard na susundan. Yung 1 foot, 2 feet, 3 feet, 5 feet, 6 feet, ganun. Kailangan standard-standard tayo. Ang sinasabi ko sa inyo, kung ang sukat example ng sliding nasa 20 inches, kailangan yung computation mo dyan nasa 2 feet. Ayan, ipapakita ko sa inyo mga idol, mga kabubog. Ayan mga idol, kung nakikita nyo mga idol, mayroon akong nakadrawing dyan na sliding. Example yan ng sukat ng sliding. Ayan, ito centimeter at ito inches. Centimeter naman ito at ito inches. Kasi karamihan sa mga mason natin, centimeter ang gamit. Ayan. Kaya standard is 120 by 120. Standard po yan. Ngayon po, kapag i-convert mo yung 120 centimeter ng inches, ay nasa 47 1/4 inches yan. Ayan, convert yan. Parehas din ang yan. Yan ang convert yan. Ngayon, punta na tayo dun sa pagpipresyo, sa pagkukompute. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, square foot ang gagamitin natin sa pagkompute. Ngayon, ito, 47 1/4, kailangan i-round up na natin yan ng 48. 48 is equivalent to 4 feet. Ganon din dito, i-round up din natin yan ng 48. Equivalent to 4 feet din, para hindi tayo malogi. Kailangan ganon, susunod tayo ng standard. Ayan, ngayon, dito na tayo sa pagkukompute. Ayan ang computation niyan. Ngayon yung 120 mga idol, kukonvert natin ng feet, nasa 4 feet na. Ang computation niyan is 4 feet times 4 feet equals 16. 16, nasa 16 square foot. Yung 4 times 4 equals 16 square foot. Ngayon yung 16 square foot, i-multiply mo siya sa presyo. Dito kasi tumatakbo dito mga idol sa lugar namin is ang presyo ng per square foot ng sliding, wala siyang hamba, is 220 up to 250. Ngayon, example 250 ang presyo natin per square foot. 16 times 250 per square foot is total, yan ang total niya, 4,000. Yan, example 4,000 ang presyo ng isang sliding na 120 by 220. Kulay brown siya, brown analog. Yan. Sa analog muna tayo, sa brown muna tayo, kasi yun ang talagang karamihan na ipinapagawa dito. Ngayon, sinasabi ko sa inyo na ang pagkukompute ng square foot, mayroon dalawang paraan. Yan, yung ginawa natin, yun ang unang paraan.
Yan. Ang pangalawang paraan naman mga idol, di ba 47 1/4. Ngayon i-round off natin siya ng 4 feet. Ang 4 feet is nasa 48 inches. Ngayon ang iaano mo sa calculator, yan ang computation mo. 48 times 48 equals 2304 divide 144. Pag dinivide mo siya sa 144 mga idol, ang kalalabasan niya is 16. Ganun din, parehas din doon. 16 square foot lahat. Ganun din, parehas 16. Ngayon, imultiply mo din siya sa presyo. Times 250. Ayan na, yung 250 natin. Yung per square foot yan, yung presyo yan ng sliding natin na per square foot. Ngayon, yung total, yan din, 4,000. Parehas na kinalabasan. Parehas na kinalabasan ng presyo. Pero magkaibang paraan, magkaiba-ibang ano yung pag-compute natin. Yun ang sa square foot. Ganyan. Yan ang ginagamit ng karamihan mga idol. Pero karamihan dito na talaga siya. Kasi mas madali ito eh. Mas madali ito. Nasa 4 feet. 4 feet times 4 feet, 16. Times presyo ng isang per square foot, 250 is 4,000. Yun ang karamihan na ginagamit. Square foot. Ngayon naman mga idol, sinasabi ko sa inyo, yung standard. Ang sinusundan natin na standard, kailangan 12 inches, 24 inches, 36 inches, 48 inches. Yan pa, pasunod-sunod na yan. Kailangan sumunod tayo. Example, ang sliding mo, nasa ano lang, 20 inches. Nasa 20 inches lang. Ira-round up muna siya ng 24. Ang computation muna dito, nasa 24. Example naman dito, nasa 30 lang yung sliding, 30 inches lang. Ang computation mo niyan is 36. Ganon, kailangan sumunod tayo sa standard para hindi tayo malogi. Pagdating naman dito, example, 42 lang yung sukat ng sliding. Ang computation mo is 48 na. 48 na mga idol, para hindi ka matalo, hindi ka malogi. Yung waste material, kailangan kasi nakacharge yun. Kasi sinusundan kasi natin dun mga idol yung sukat ng salamin. Kailangan wala tayong masayang. Kasi kung susundan mo to, kung nag ano ka lang ng 20 by, times 20, wala, hindi ka nakasundan ng standard yan. Yan, mga idol, ganun lang mga idol, kasimple. Ayan. Yan, kailangan tandaan nyo lang yan mga idol. Yan, mga ganun na paraan, napakasimple, pero importanteng importante. Ayan. Ganyan, napakalinaw ng ginawa natin mga idol. Yan, ganun lang, napakasimple lang mga idol, napakadali, kasi importante to. Ayan pala mga idol, yung sinulat natin kanina is standard ng per inches. Yan, 12 inches, 24 inches, 36 inches, 48 inches. In inches yan mga idol, kabubog. Pagdating sa feet, pag i-convert natin yan sa feet is yung 12 inches is equivalent to 1 feet. Yung 24 equivalent to 2 feet. 36 inches is equivalent to 3 feet. 48 inches equivalent to 4 feet. Ayan, in feet yan mga kabubog. Yan ang pagkakaiba. Kasi kung nakikita nyo mga kabubog, yung sign, yung 12, dalawang guhit, yun ang sign ng inches. Yan, yun ang sign ng inches. Pag isa lang ang guhit, sign yan ng feet. Ayan, ganyan lang yan. Lalong-lalo na sa mga salamin mga idol. Sa pagkakat ng salamin, importante, alam nyo yung mga standard. Alam nyo yung kombinasyon yan, mga ganyan yan. Yan. Kaya example yung dito, yung sinabi ko kanina, yung example, ang sukat ng sliding ninyo pang CR is 20 inches. Ang computation nyo yan is 24. Sa 24 inches ka na. Ang 24 inches equivalent na yan, so, sa 2 feet. Kaya kung yung bintana nyo is pang CR, 20 inches by 20 inches, ang computation nyo na yan is nasa 24 by 24 na yan. In inches, round up nyo na yan mga idol. In feet naman, nasa 2 feet by 2 feet. Yan. Ganun din ang parehas din yan mga idol. Example yan ang pinakasukat ng bintana nyo. Pero ito na ang computation nyo na. 24 times 24, yan na ang kalalabasan. Ito naman, in feet, 2 feet times 2 feet. Ganyan lang yan mga idol. Napakasimple lang yan mga idol ang pag-compute. Kailangan lang, alam nyo ang tumatakbong presyuan dyan sa lugar ninyo. Alamin nyo lang kung ilan ang tumatakbong presyuan dyan sa lugar ninyo. Ngayon, makakapag-compute ka na ng isang sliding. Makakapag-presyo ka na. Ayan mga idol. Ganun lang mga idol ang pag-presyo ng sliding. Yung binigay ko palang example sa inyo ay para lang yun sa sliding na kulay brown.
Pag white kasi mga idol, iba, medyo mataas-taas din ang per square foot. Yan, ganun. At sa uning, ganun din, medyo mataas. Ang binigay ko sa inyo ngayon ay para lang muna sa sliding brown. Kasi yun ang palagi talaga ang karamihan na nagpapagawa. Kaya ang gagawin nyo lang mga idol, kabubog, kakambasin nyo lang, aalamin nyo lang kung ilan ang nagtatakbo ng per square foot sa lugar ninyo. Ngayon, madali nyo nang makuha. Kasi mapupresyuhan nyo na yun eh. Kung 4 feet times 4 feet, example na matakbo is 250 times 250, yun na. 4,000 ang isang sliding nyo. Tumatakbong presyuhan sa lugar ninyo. Labor in material na yun mga idol. Yan, labor in material na yun. Ganun ang pag-presyo niyan. Sa breakdown of material naman kasi mga idol, sa sunod na natin yan i-discuss kung paano gagawin kasi medyo matagal-tagal yan. Kalaki na kailangan mo, kabisado mo yung lahat na material sa isang sliding window, lahat na accessories, i-itemize mo yan, i-breakdown mo yan, lahat-lahat, at kukunin mo yung presyo nila. Ganun ang pagkakaiba nila mga idol. Kaya medyo matagal-tagal siya pero halos parehas naman ang kalalabasan nun. Doon nga lang, alam mo na agad kung ilan kikitain mo nung net price at yung gross price. Alam mo na kung ilan mawapa sa'yo. Ganun ang sa breakdown. Ngayon sa sliding kasi, karamihan square foot na lang kasi natural na lang na palagi na lang ginagawa. Ngayon ang ginagawa ko. Pero sa mga iba, example mga showroom, malalayo, malalaki, ay nagbe-breakdown talaga ako ng materialis. At doon sa mga cabinet na ganun. Pero ang mga kitchen cabinet nga mga idol, talagang ini-square foot ko na rin. Mga nagtatubuhan ganun mga idol. Ayan, hanggang dito na lang muna mga idol ang aking video. Ayan, sana mayroon akong na-share o na-itulong, na nabigay man lang sa inyo na kaunting idea sa pagpipresyo ng sliding window. Lalong-lalo na doon sa mga baguhan natin dyan na gustong matuto sa mga nagbabalak na pasok sa glass aluminum work o magsarili ng mangontrata. And mayroon, sana mayroon akong na-share sa inyo, na itulong sa inyo. At sana nagustuhan nyo ang aking video. Ayan, hanggang dito na lang muna ang aking video mga idol. Ayan, shoutout ko pala yung mga natin dyan, mga subscriber viewer natin dyan, mga solid supporter natin, organic viewer natin dyan, sa mga OFW natin, mga kabubayan sa iba't ibang bansa. Sana palagi kayong mag-iingat. Ayan, hanggang dito na lang muna ang aking video. Maraming salamat. See you on my next video.